thousands of people that have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all my enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Last, salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Let's pray, Lord. Panginoon, maraming salamat sa inyong masalita, sa aming bawat isa dito, Lord, especially sa inyo, sa inyong presensya, Panginoon, sa inyong pamamagitan ng wisdom sa bawat isa, sa inyong lingkod. Panginoon, may matuto, Panginoon, may encourage sa inyong salita ngayong umaga. May pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Title po natin ngayon. Buhay ka pa? Buhay ka pa? Sa inyo narinig yun? Yan. Buhay ka pa? Ano yan? Kilala nyo ba yan? Yan. Pelikula lang yan, pero based on a true story daw. Ayun, yung naalala ko, yung bugbog talaga, no? So, pwedeng ano dito, another title is, bugbog ka na ba? The subtitle, mamaya na yun. Ngayon, no? Actually, mahina pa nga ito, eh. Ito, kunwari lang ito, eh. Autista ito, eh. Ngayon, nakita nyo si, kilala nyo ba yung ginulpi ni Pacquiao, si, ano ba yun? Madami naman, eh, no? Ito yung, ano, yung si Cotto, yun ang naalala ko, eh. Ay, si Cotto ba yun? Si, ano? Margarito, no? Halagang sabog-sabog yung mukha, parang ganito. So, pero ngayong maga, i-relate natin sa buhay natin. Buhay Kristiyano, buhay spiritual. Amen? Amen. Sino yung bugbog na dito sa problema? Huwag yung taas kamay nyo. Marami tayo nyan. Gastos, diba? Sakit sa ulo, sa mga anak natin, sa church, trabaho, walang trabaho, problema rin yun. Binagyo pa, binaha pa. So, yung subtitle nito, The Incredible Sustaining Power of God Despite Our Many Troubles. Titingnan natin ngayong umaga na yes, misa kahit bugbog ka na, alam nyo may nangyari siguro dito sa pelikula, di ba? Bandang huli, nanalo pa siya. Ayan. Pelikula lang yan. Pero, gulpi pa rin. Pero panalo. Amen? So, pwede yun. So, kahit gulpi ka na, gusto mo, wala kang magagawa, talaga may mga problema sa buhay. Eh, pwede tayong manalo. Kaya, tingnan natin ngayong umaga, ito pa yung part ng ating series sa Psalms, no? So, nag-iisip pa kasi po, nagpatay ako na yung kailangan natin hanggang kanina umaga. Ano ba kailangan ng Church, Lord? Alam ko naman, pero iba, na-address na, walang masyado nag-stand out, no? Pero kaya, ito, ano ko yung last na series natin to, Psalms 2, last March pa. Matagal na rin na panahon. Tapos, nakita ko to ay saktong-sakto rin pala eh. Kaya ulitin ko, may gulpi na ba dito sa problema? Sino? Taas kamay. Makita nyo na, wala pa nga eh. Pero medyo, di ba? Kaya obviously, ang objective natin ngayon na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kahit marami tayong problema. Mga problema, difficult times. Kaya tuwa ko kay brother, ano, DM, binaha na yan, umatid pa ng Thursday. Umatid pa sa ano, si ano, nagpahinga. Okay lang yan. Nainis ka ng nanay mo eh, no? Sakit ka ba? May sakit ka ba ba? Wala na. O, sige, gulpihan ulit, ha? So, ganyan sa ministry, amen? Amen! Yung iba, ayaw, magkakwento yung ano, yung na nakilala ko nga doon, pastor, na kasi nangiti pa rin, buhay pa rin, buhay ka pa. Amen. Pito yung anak, taga Negros. So, tayo natin, again, open tayo sa idea na yun, no? So, may mag-take over doon, basta like-minded, ibig sabihin, King James, tama sa kaligtasan, soul winner, at natapang, no? Lumalaban sa maling doktrina, hindi nakikisa kay lang kung sino nag-support sa kanya. Amen? Amen. So yun, so kaya yun, para, yun, nakangiti pa, yun ang gusto ko din minsan pag nakakamit ka ng ganun eh. Nagkakaroon ka ng idea, lalo yung matagal na. Pero parang ano siya, hindi naman siya matagal sa ministry na ako.
Pero matanda na rin, mga 50 na. So, yun. So, dapat ganun tayo. Okay? Ganyan tayo. Gulpe, pero winner. Okay, sige. So, dito sa chapter na ito, makikita natin po yun. So, sana may encourage tayo. So, isa-isa lang natin. Ay sabihin ng life, alam nyo na, buhay. Kaya hindi lang basta buhay, what life ba to? Ngayon kasi buhay ka pa eh. Buhay ka pa, not buhay. Kasi humihinga ka pa ba? Kasi pag buhay ka, may pag-asa pa. Ngayon, lalaban pa. Katulad ni... Ayan, di ba? Buhay pa eh. Gulpi sarado na, pero buhay pa. Lalaban pa tayo sa mga Kristiyano, ganun din. Hindi nagkasala, hindi na bumangon. Ano yun? Natalo, nag-fail. Naloko. Okay, ano nga yan? Makikulong. Pastora yan, maglaki. So, life. And then, incredible. Ano incredible? Parang hindi ka makapaniwala. May pag-sustain, ibig sabihin, yun nga, hindi ka naman masyadong tinataas, pero at least buhay ka pa. Hindi ka hinahayaan Diyos mamatay sa gutom, di ba? Kaya nga yun siya, nakakain ka, sabi ko kay Bud, encouragement kayo dito, kung hindi kayo, kung magpapatuloy kayo. Yun lang. Minsan, sa dahil yung gano'n, mga, naalala ko po yung mga kapatiran doon, nagstay lang sila, blessing na yun, ha? Huwag naalala ko, alam nyo na. Talaga nang mumove ako. Kung wala tong kapatid na to, ewan ko, may mga bagay ang dinatunan. At si pastor din siguro, lalong stress. So, patuloy tayo. And then, magsinabing sustain yung sabihin. At least, hindi ka namatay. Power, magsinabing power, of course, kapangyarihan. Na maggumawa ng, ano, mamaya ba? Nakikita natin yan sa context ng Panginoon. And then, despite, magsinabing despite is, meron talaga, I mean, kahit meron, despite our troubles. Ibig sabihin, kahit na meron tayong troubles at marami, makikita natin kay David mamaya, matindi to eh. Buhay ka pa rin. And then trouble, itong pag-usapan natin yung umaga, marami tayong trouble, pwede problema, kasalanan, or result ng kasalanan. Diba? Maraming resulta yan eh. So, dumarating talaga yan, and then yung term nga na ng bugbog. Bugbog. Asakit, asakit. Ay, sakit na naman. Iinda kayo. Iba, iyak sa atin sa problema, di ba? Kasalanan ginawa sa'yo, ginawa mo, resulta nun. Iba sa atin, nabubugbog na. Okay? So, kaya ngayon, pagkala natin, mayroon tayo dito ng apat na points lang. In times of troubles, ano yung dapat natin maintindihan, ma-realize? Okay, para tayo ma-encourage. So, context muna, no? So, nakita nyo dito sa, kaya pinasama kasi yung title, itong Psalms 3, ito yung nasulat pa ni songwriter talaga si David, you know? Magaling siyang umawit. Alam niyo yung karakter niya. Eh, siya yung pinatawag ni Saul eh. Nung, sorry, ano? So, music din siya. Inclined. So, kaya ngayon, eh, syempre, pag nagtatago ka na, may mga time ka pa rin eh. Nag-iisip siya, nakasulat pa siya ng kanta. So, kailan daw yun? Nung siya ay umalis or tumakas sa kanyang anak na si Absalom, anak po niya yan. Ba't siya tumakas? Kung alam niyo yung kwento, ito po yung long hair, si Absalom, anak niya, poging-pogi ka, si Raulo. So, halimbawa sa karnal, so gustong kunin sa kanya yung kaharian. Okay? So, ba't ganun yung mga tao minsan, no? Kasi nakita niya, nakita siguro niya yung privilege ng isang hari. Eh, anak siya ng hari. Kahit tumitingin siya sa ibang mga bansa, anak ng hari, susunod na hari. Ang problema niya, dami nilang anak na lalaki. So, problema yan eh. Kaya, lesson agad dyan, huwag kayong gano'n, huwag kayong maghahangad. Alam niyo na nga kay Absalom, patay, di ba? Saka another lesson dyan, huwag kayong papalong hair. Alam niyo, paano namatay si Absalom? Ha? Long hair siya. Ikaw ba naman sundalo ka, warrior ka, long hair ka? Yun, sumabi sa puno.
Ay, mga babae rin, di ba? Ingat kayo sa ano. Kaya mga tabahado talaga lalaki. Short hair yan. Nakita kayo lang, may nakita ako sa akin ano. Yung babae daw na tapabaho kasi eh. Sumabit dun sa ano yung buhok niya eh. Kung saan man yun, machine siya pata. Yun, si Absalom. Ngayon, so di nakakalungkot, di ba? Anak mo, kinudita ka. Gusto kong patalsikin anak mo. So, antindi nung problema ni David. Masaya na sana. Kaso actually, bunga to ng kasalanan. Sabihin ko na lang, no? Context kasi to eh, no? So, nangyari, no, may kasalanan si David sa Diyos, sa kingdom, sa kanyang pamilya. So, siya'y nag-commit ng adultery sa asawa pa ng kanyang trusted man, no? Si Uriah. Nasa listahan po yun ng 30, no? So medyo pag-taksil din si ano. So, nakakalungkot. Matinding kasalanan. So, kaya sabi nun, ni Prophet Nathan, sabi ah, the blood, ano, the sword shall not depart out of thy ano ba yun? Family house, no? House. Ibig sabihin, yung pamilya mo mismo, sila yung magsasuffer dahil sa kasalanan mo. So, another lesson na naman yun, wala sa points ko yun, pero ayun na pala actually. Yung point number one natin, kaya yan, no? Yun na pala, in-explain ko na yung point number one. So, context muna tayo. Anong nangyari? Itong si, may anak siya, maraming kasi siyang anak, maraming kasi siyang asawa. So, another lesson na naman yun, huwag kang mag-asawa ng marami. Isa lang, piliin mo na yan, pag-pray mo. Amen? Amen. Si Ate Jamie, lagi ko naiisip. Kasi nasa edad na to. Huwag naman tayong ano, no? So, malapit na, no? So, pag, ano nyo na yan, pag-isip, pagpanalangin, dalin nyo sa church para hindi kayo mag-isang kikilatis, di ba? Doon ka magkakaroon ng clue para sa iyo yan pag ano, sinabi ng church, di ba? Ng pastor mo. Ngayon, nakikinig ba kayo, mga bata? Lalaki, ganun. Kayo, malaya kayo, mga lalaki. Pero, ganun din. Ayan, so ang sasabi ko sa kasi, maraming asawa si David, hindi niya natutukan siguro, kahit matalino siya, alam matalino si David eh, yung sinabi sa kanya eh. Kaya nga hindi mahuli siya ni Saul eh. Pero ito, hindi niya napigilan, alam niyo kasalanan, di ba, namanggit niya rin, adultery, hindi niya napigilan. Dami-dami niya ng asawa, doon pa siya sa asawa ng iba. So galit na galit ngayon ng Diyos. At yes, hindi siya pinatay. Dapat papatayin na siya eh. Grabe yung ginawa niya. Kaso, naawa sa kanya ng Diyos, pero hindi pa siya nag-iingat. So, nangyari, yung mga anak niya pala, pinagtatangkaan na pala yung kaharian niya. Pero yung nauna nga dun, sino ba yung anak niya, ano? Kay Tamar, Amnon, tama ba? Yung si Amnon ay nagka-crush sarili niyang kapatid, no? Half-sister. So una, mali pa rin yun. So sabihin nyo agad sa mga anak-anak nyo. Kasi normal sa lalaki, may gusto sa babae, babae, may gusto sa lalaki. Kaya tinuturoan agad dyan. Hindi tatanga-tanga. So ang dami-dami. Kaya sinabi nung re-raping nga si Tamar, eh may siraulo din kasing bago ko malimutan, may siraulo din kaibigan, pinsan niya po yun. Si Amnon, si Jonadab. Loko-loko. Sa halip na bigyan siya ng magandang payo, ay, crush na crush ko si pinsan. Huwag na yun, marami naman dyan eh. Sa halip na ganun, hindi, binigyan pa ng payo. Na talagang wicked, no? Ganito gawin mo, ganyan. Okay, another lesson kayo, mga bata, ha? Iwasan niyo mga ganong company. Okay. Eh, kahit nasa church pa yan, iba dyan, di naikinig kasi. May ibang utak. Okay? Sagrado yung ganyang bagay, di yan ginagawang biro, di yan sports. Amen? Ganon ginawa nung ni ano eh. Bandang uli, ni-rape. And then, bandang uli, kinagalitan. And then, ito na, si Absalom, eh kapatid niya to. Buo, kapatid niyang buo yun, si Tamar. Siyempre, magagalit yun. Kasi inabuso, ni-rape yung kapatid mo eh, matuwa ka ba dun? Eh pare-pareho silang hari, anak ng hari. Ang ginawa, pinagplanuhan, pinatay, murder in cold blood, kapatid niya, half-brother niya. So nakita niyo, kung ikaw yung tatay nun, anong nangyari sa'yo? Dami-dami mo, may kalaban ka dun, okay lang, kalaban, talunin mo. Eh paano pag nasa sarili mong bahay?
Kaya number one na point natin, ganito. Kung tayo magkakaproblema, tingnan mo rin sarili mo, realize that many troubles we have are self-inflicted. Katulad ni David. Kaya ang dami niyang problema ngayon, kaya nagsusulat siya ng kanta, pero actually, ang problema siya din eh, nauna, no? So again, kung pinagsisihan mo na, tinalikuran mo yung kasalanan, okay yun, pero may consequence yan. Para tayo naman ay magpalain ng Diyos, at pagtanggol din ng Diyos, dapat i-admit mo yun. Yung sabi, hindi ka mayabang pa sa Diyos. Lord, bakit ganito? Ay, pamilya! Kasalanan mo rin yan eh. Amen? Lalo mga magulang po, ayun, sa mga magulang tatama ito eh. Kasi alam niyo, si David. Anak niya, hindi niya nabantayan. Actually, nagpaalam pa nga sa kanya, kung alam niyo yung kwento. Ay, tatay, pwede mong papuntahin yung kapatid ko. Bakit yung kapatid mo? Banda ating katulong. Tapos pinapasok doon sa sarili niya. Ay, mayaman kasi itong mga ito. Kaya yung problema sa mayaman eh. Ang daming temptation ng mayaman. Amen? May sariling kwarto, may sariling bahay, may sariling sasakyan, may sariling pera, gala ng ano, kasi si tatay busy. Nagloko na pala yung mga anak niya. Okay? Kaya pag binubugbog ka ng problema, una dapat ma-realize mo yung context niyan. Na problema mo rin yan, sa'yo nagsimula yan, dapat maiwasan mo. Ngayon, yung mga anak mo, turuan mo na paano maiwasan nila yung sa sarili nila in the future. Kasi alam niyo naman yung kwento ng Israel and Judah. Yung ganun yung patay anak, pinatay yung tatay, ang dami nung kaibigan, pinatay yung para lang sa kingdom. Okay, number one, realize that many troubles we have are self-inflicted. Mga kasalanan na yan, huwag kang magreklamo sa atin sa soul winning, tsaka sa church. Kaya minsan gusto mong tulungan, wala tayo, may problema sa mga anak, hindi sana pare-pareho, no? So minsan, minsan alam mo na, walang mangyayari dito kasi hindi mo lang aminin na kasalanan mo rin, eh. Bakit naging ganyan? Ganyan talaga yan. Ngayon, may mga ibang bata talaga, iba rin ang mag-isip. Pero pag nakita mo ng iba yung anak mo, dapat yung trato mo sa kanya according sa kung anong klase siya. Matigas talaga ulo. Matigas dapat yung pamalo mo eh. Matigas pala ulo eh. Isa naman, mahina sa ganyan, tulungan mo. Amen? Amen. So, nakuha natin again, buhay ka pa. Okay, mamaya, i-sustain siya ng Diyos. Alam natin nga kay David, namatay siya ng talagang matanda na siya. Blessing yun. Na-enjoy niya yung kingdom. Ang blessing ng Panginoon. Pero, una, at alam niya rin yun eh, ginawa niya yun. So, nung kinonfront siya ni Nathan, the prophet, siya po yung nagpakababa sa Panginoon. Amen. So, kasi na-realize siya po, kasalanan ko rin to eh. Kasi naman, may gera, tapos pasilip-silip pa siya doon saan. So, kaya hindi siya pinatay ng Diyos. Okay? So, yun may kinalaman dyan, ha? So, bugbog ka sa problema, isipin mo muna, baka saan ba nang galing yan? Para later, maiwasan mo rin yung mga iba pang problema na, katulad na makikita na sa point number 2, marami pa yan. Huwag kang, ay, may problema na ngayon. Okay lang, Lord. Isa na lang, ha? Okay na yan. Ano may mga problema natin madalas? Yan, pera. Mabuti kung pera lang, nakikita yan, eh. Eh, paano kung sakit? Di ba? Paano kung may nakaaway ka na gusto kang huntingin? Di ba? O kaya may dami niyan. Eh, paano kung mag-anak mo pa? Mga anak natin, nagkasakit, o naging ewan, nagloko. So, ang daming problema. Kaya number 2. Sige, bilisan na natin. So, again ha. Maraming problema, kaya number 2, ano yung mga dapat ma-realize? Una, hindi lahat, pero yung iba kasi testing ng Panginoon. Pero marami dyan. Kaya tayo may problema ng ganyan, tayo rin ang gumawa. So, nag-uumpisa doon para tayo masolve. Sabi nga nila, a problem well stated is a problem half solved. Sa Tagalog, pag alam mo yung problema mo, para mo nang nasolve yung kalahati niyan. So dyan nag-uumpisa yan kahit saan, troubleshooting, alam mo yung problema, doon kang magsimulang mag-ayos, para aircon natin, di ba? Okay, number 2, ano pa? Sabi siya sa verse 1 and 2, sabi dyan, Lord, how are they increased that trouble me? So may problema siya, pero dumadami.
many are they that rise up against me. So pag sabing rise up against me, yun, lalong maraming lumalaban sa kanya. So alam niyo naman yan. So again, itong time na to, nung una, siya yung hari, bakit siya kakalabanin ng tao? Nung anak mo lang, di anak mo lang. Pero later, dumadami yung kakampi ng anak niya. Ba't ganun? The more na dumadami yan, the more na may hirapan ka. Lalo sa army, di ba? Ganyan sa, lalo sa Old Testament. Eh. Mas marami, malamang panalo, malamang hindi lagi. So kaya siya yung nalangin, ba't dumadami? Actually, problema niya rin to nung binabasa ko to. Ano ba ito? Ba't siya tatakbo? Kasi nga, inunti-unti rin siya ni Absalom. Alam niyo yung kwento. Ang ginawa noon, sabi doon, Absalom, ano yun? Ninakaw yung puso daw ng Israel, di ba? Politiko siya, ginagawa niya, tanga naman yung tatay ko, ako gagawa, ganito dapat yan. So, ganyan po ginagawa kahit sa opisina, kahit saan, politiko tawag dyan, politika. Di ba? Isiraan, ngayon si Duterte, isiraan si Marcos, pareho lang sila si Raulo. Nakafocus si Duterte sa addict daw si Bongbong. Ay, pareho naman. Sabi, ba't yung pinahuli dati? Yung tanong kayo Duterte. Kasi ngayon, dami rin kalokohan ni Duterte. Kaya kakuntsaba niya yung China dyan eh. Huwag inaral niyo yun. Kaya na mayagpag yung mga yun. Mga pogo pinasara, tapos binili ng kalyado niya. Si Raulo to si Duterte. O next niya, anak niya na ito, ano niya dyan. Kaya ngayon, inaano niya yung focus, di ba? Yung blame, inaano niya kay Marcos. Ganun na ganun to si Absalom. Noon ayun, daday ko, hindi marunong yan eh. Ako marunong, magaling ako. Ganun po ang style sa politika. Nakikinig ba? Huwag niyong gagawin yan. Hindi niyo kailangan gawin yan para pagpalain kayo. Example natin ng negative yan sa Bible. Kaya kaya, dumadami na. Kasi kasalanan mo rin eh. Nung pinagpapala ka ng Diyos, katulad to, anak niya to eh. Dapat nakita niya na yun. Yung anak ko parang ano na, bumibida na doon. Sino ba to? Di ba? Pinatay na nga yung kapatid niya eh. Una yun ang unang nangyari ha. Pinatay niya yung kapatid niya, inalayas, binalik. Nung bumalik, saka pa nag... Dapat natunugan mo na yun, loko-loko to. Anak mo to. Ba't di niya? Pinabayaan niya rin eh. Kaya number one is realize that many troubles are self-inflicted. Number two, troubles can pile up. Tagalog, ang problema, huwag ka magala, dadami lalo yan. Depende nga kung paano mo, sinosolve mo ba yung problema o pinapaano mo lang, dinedelay mo lang, o bahala ka lang. Eh, naku, mukhang ano, hindi ako nakapasa ng grade 1 ha. Lalo ka magtatamad. Eh, lalo ka tumatanda ka. Hindi ka natututo. Natatamad ka pa. Tapos yung ano mo pa. Yung alam mo na. Nai-record ka eh. Ay tamad tong batang to. Patay ka. Magpapile up yun. Magkakaroon lalong problema. Lalo kang tatamarin. Makapahiya ka na. Matatamarin ka na mag-aral. Dahil tinamad ka dati. Lalo kang tatamarin. Lalo yung lesson dumadami. Hindi mo tinatapos. Tapos, ganun din sa ano, nga, parang bubong. Nagkaroon ng tulo, pinabayaan mo lang, nabulok din yung kisame, nabulok din yung gamit, binahaya ng kung ano, lalong maraming problema. Okay? Kaya sabi dyan, dumadami ang aking problema, pati yung mga lumalaban sa akin. And then, many there be which say of my soul, there is no help in him with God. So matindi to ha. Ibig sabihin, bukod sa kalaban ka niya, actually kinakalaban ka pala at tumatapang sila kasi alam nila, katulad ni David, nung panahon na yon, loko-loko rin ito, papausahan ito ng Diyos. Alam niyo ba yon? Kaya kaya yung mga yung bansa ngayon, tumatapang din eh. Pag nakita nila may kahinaan, pag tinanong nyo rin yung Roman Empire, di ba napakalakas nun? Iba doon, di na lumalaban, suko na agad. Sige, alipinin nyo lang kami, takot eh. Pero pag nakita nila, yung mga politiko dyan, corrupt din yan, masisira din yan. Ganon ginagawa ng komunista ngayon sa atin, tsaka sa, especially sa US. Ganon din sa mga pamilya natin. Ah, sasamba-samba ka sa Diyos, ah, sige, okay lang, pero nakikita ko, meron ka mga sideline ka dito. Alam ng demonyo yun. Kaya matapang yung demonyo sa'yo, wala ito. Kaya naglilingkod kayo sa Diyos, pero may carnality rin to, may selfishness din to, alam niya yun.
Nakikinig ba? Kaya point natin, sub-point natin dito is yung no help, no? Wala siyang kakampi. Kahit ang Diyos, hindi niya kakampi. Naalala ko na si Sanakinib, ganun sinabi niyo eh. Sabi niya, oh, sige, yung Judas, sakupin natin yan. Ano sinabi niyo, okay, tatawag sa Diyos kasi ang Diyos nga nagsabi sa akin, sakupin kayo eh. Eh, totoo naman yun kasi mga preaching na Isaiah, di ba? Naalala natin, Jeremiah, nakakarating yun sa iba. Ganun din dito yung US ngayon, kaya alam na mga kalaban nila yung kahinaan nila. Andun yung mga propeta sa kanila, andun yung mga Baptist doon, tapos hindi nila nakikinig. At ganun din sa atin dito. Ako, alam ko dito yung iba, pagpapalain yung iba, hindi nakikinig eh. Kumukontra pa. Hindi pa nakikinig, patuloy-tuloy lang, kala okay. Alam mo okay yan? Ay, hindi, hihingin lang tulong kay pastor pag ganito na nangyari. Pinaplano mo na agad. Eh si pastor pala, alam din, alam niya kung anong klase ka eh. Alam mo, makakalapit ka. Mahihiya ka rin. Kaya ito yung, bakit nasabi ng mga tao to? Yun ang ano ni David. Pero alam niya rin eh. May nagsasabi, wala naman ng Diyos dyan eh. Dati siguro, lungkod siya ng Diyos. Eh ngayon, alam nila nangyari kay Uriah. Oh, si Joab, yun sa pag binasa niya yung ano ni Joab. Ba't ganun si Joab? Kinalaban siya later, kakampi yung kay Absalom. Pero minsan kalab mamaya papatayin din niya si Absalom. Ba't ganun si Joab? Kasi ganun yung na-observa niya yung hari niya. May compromise si David. Ganun din sa mga churches. Pag yung pastor mo nakikita mo, may ginagawang mabuti kasi may ginagawa ding ba't ganun yung pastor? Bandang huli na magpa-pile up yan, magkakaroon ka ng problema. Ganun yung mga anak natin. Sabi, anak, huwag kang ano, ha? Gusto ko matuto ka, huwag kang mag-yossi, huwag kang mag-iinom. Bili mo nga ako ng ganyan. Sa utak niya, magkakaroon ng ano to, si tatay, hipokrito to. Men? Yeah. Anak, mag-church tayo, ha? O kayo muna. Anak, huwag ka sinungaling, ha? Eh, ba't ikaw tayo naging sinungaling? Oh, masagot! Ako tatay mo, oo nga, kaso, huwag ka sinungaling din. Nakikita niya kung saan ako punta? Ang dumadami raw yung mga nagsasabing hindi tutulungan ng Diyos to kasi nakita yung kanyang problema internally. Kaya again, doon na tayo sa solusyon. Kaya yung apat na points natin, sa solusyon to na kano eh. At least tanggapin mo may mali ka, and then tanggapin mo rin na maraming baka mag-pile up yan, yung sinasabi ko dito. So, again, pag kung sa gera, nakita mo marami kang kalaban, diskartehan mo na maayos. Pero tanggapin mo marami, huwag kang iiyak naman, huwag mo i-ignore. Iba, ganun, eh, kaya yan. Wala problema, dami nila, ganyan. Hindi dapat ganun, dapat alamin mo na ganun ang problema, nagpapatong-patong yan. Lalo, pag hindi mo ka-kampi ang Diyos. Amen? So, ang obvious na dapat ano doon, solution is, iwasan mo yun, ha? Ang Diyos mismo galit sa'yo. Amen? Amen. Nakikinig ba? Amen. Naantok na tayo ba sa inyo, eh? Okay, number one, realize that many troubles are self-inflicted. Number two, troubles can pile up, increase, at sa wala ka pang tulong sa Diyos. Eh, pag wala kang katulong sa Diyos, patay ka na. May mga ganun. Banggit ko na yung pag-aaral. Banggitin ko na lang konti. Sige, kung ganun, at least tanggapin mo. May hirapan ka, at least ano mo yun. Hindi, huwag kang galit sa mundo. Huwag kang galit sa iba. Maghanakaw ka. Kasi, tayo may pera. Ako wala eh. Nakawang kita. Nang tanggapin mo na nag-pile up na kasi yung problema mo. So, discounting ka ngayon. Kung ano yung dapat mong gawin, hindi yung suntok sa buwan na resolusyon. Okay? Yung mga ganun, mag-aaral. Ngayon, simula, mag-aaral na ako. Ilang taong ka na, may asawa ka na, saka ka mag-aaral lang matindi ngayon. Ngayon ako mag-isipag, mag-aaral. Mali yung diskarte mo yun. So, hanap ka ngayon ng ibang diskarte. Okay, number two na tayo. Number three. So, dito medyo mahaba. Ano ba yung dapat natin mga tanggapin, maintindihan? In times of trouble na yun, parang binubugbog. Diba? Like tayo sa boxing. Anong gagawin pag ang lakas talaga ng kalaban mo? Di ba minsan kailangan sumalag ka muna? Lalo yung mukha mo, huwag mo yung gaganon. Gaganahan yan eh.
Diba, gagawin ka punching bag niyan. Okay, pag may mga problema, bubugbugin ka, nakikita mo, anong gagawin mo? Ayan, di dumadami, salag ka muna, ayan. So, tsaka yung gusto ko ba, introduction sa point number 3, yun nga, kaya nagkakatakutan yun, kaya yung mga boxing ito, tinetrain nila yung kanilang, hindi lang yung katawan, pati yung resolve nila, hindi yung isuko ka, yung mga sundalo, ganun din, di ba? Ilalagay sila sa mga dangerous situation, malulunod ka, tapos sinahata ka pa, no? Ito yung training ng mga Navy SEALs, Navy SEALs, Pilipino. Basta, yun. Pagod ka na nga, papalanguin ka, tapos hahatakin ka ng mga opisya mo. Mamamatay ka nun. Scout Ranger. So, nagpa-pile up na yung problema mo. Anong gagawin mo ngayon? So, ito na. Sabi dito sa akin, nakuha nyo na context ni David. Problema siya, kagagawa niya rin yon. Pero iba, eh, anong gagawin natin ngayon? No? Sige, ano tayo? Deal natin yung problema. Kaso, anak niya mismo. Problema niya. Ang dami nang walang confidence sa kanya. Kasi may mga mali siyang ginawa. Ito yung maganda, no? Sa 3 hanggang matapos to. Positive na to. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter up of mine head. So naalala niya ngayon, pinaglagay din naman sa kanya sa kaharian. Kasi wala naman siyang kaya dati. Binigyan pala siya ng time, warrior siya. Pero ang Diyos ang naglagay sa kanya doon, naalala niyo yun, yung 1 Samuel 17 ba yan? Very famous, yung kay Goliath, di ba? Ang laki ng problema niya, mas malaki pala yung Diyos niya, amen? Amen. Yung kalaban niya si Goliath, talagang warrior na from mama na. Hindi lang mama, malaking mama. O siya, bata lang. Hindi lang batang bata. Pero siguro mga ang edad ni DM. Bata pa rin yan, di ba? Sabi ni Saul, pambihira ka. Bata ka pa, may gatas ka pa sa labi. Matapang siya kasi alam niya, kasama niya ang Diyos. Sabi niya, ano sinabi niya? Ang the battle is the Lord's. Laban to ng Diyos, binabastos yung Diyos, binabastos yung army of the Lord. Sabi nga, lalabanan ko to. Ang tapang niya eh. Pero dito, baliktad eh. Nagkasala kasi siya. Pero again, naalala niya nga. Alam niya, Lord, ikaw, Panginoon, ang aking shield. So pag sinabing shield, yung pinaka-basic na wala sinabing sword dito, mamaya na yun. Pero shield po, pina, naalala ko yung series natin sa shield. The Lord is a shield. Ano yun? Shield. Nakalimutan ko. Basta yun sa help, no? Help and getting help. Shield of man. Nakalimutan ko. Basta yung shield po kasi ito yung pinaka-basic yung napakimutante niyan. Mas maganda yung may sword ka. Pero yung shield kasi may arrow, may darts, may bato. Kailangan salagin mo yun. So yung pinaka-basic sa Diyos, hindi niya tayo lagi binibigyan ng, alam mo na, ng power na maging aggressor. Pero minsan, depensa ka lang. Ano yung sa Ephesians na ano? Shield of faith. Dapat yung pananampalataya kayo. Yung basic. So naalala niya, yes! Ang dami niyang problema. Okay, nagkasala siya, nagsorry na siya, nagbago na siya. Kaso ito na yung consequence ng problema niya, ng kasalanan niya. So naalala niya, ang Diyos pala, ang kanyang shield. Ibig sabihin, dapat alalahanin niya Diyos, magtiwala sa Diyos, dumarating na yung problema niya, anong gagawin mo? Kinuhodi ka ng anak mo, lumalakas yung anak mo. Mapahiya actually sila yung buong Israel eh, sa mga sa tao. Ganun yun eh, na, pag nag-away yung mag-ama, mapahiya yung pamilya niyo, pati yung bansa, sa ibang bansa. Kaya naalala niya, Panginoon, sabi niya, my glory and the lifter up of my head. So, ibig sabihin, yes! Para siyang naalala niyo rin yung umalis siya, di ba? Yung dito rin yun, yung minumura siya na si Shimeya ba yun? Shime. So talagang sila, lahat sila, pati mga sundalo dati, matatapang sila eh. Mamalcha ang ni David, di ba? Ito niya yung mga malcha na sa China, sa Russia, di ba? Kayabang niya kasi show of power yun eh. And kinudita sila, tumakbo sila. Kaya sabi doon, lahat sila na ganyan. Ito yung sinasabi dito, huwag yung problema ka, di ba? May business ka, yaman na yan. Magaling siguro dumis ka, inalogi ka.
mahirap, ganyan. So dumarating talaga yun. Pero again, sabi dyan, the Lord is the lifter up of mine head. Sino ngayon yung magbabalik sa'yo? At least, yung hindi ka mapahiya. Sige nga, kaya sa kasalanan na lang. Pag nagkasala ka, medyo napagsabihan ka, anong gawin, hindi ka na-attend. Ano, hindi ka na Kristiyano, hindi ka na anak ng Diyos. Di ba, hindi naman eh. So, ang unang mag-encourage sa'yo, kung anak ka ng Diyos, alam na natin yan, pinalo ka ngayon, later, yung Diyos din ang magbibigay sa'yo ng, oh, ganun talaga mga bata eh, pinalo. Sige, bibigyan ka ng pagkakataon. Pag may nasabing tama sa'yo, kunwari, pagpasensya natin si, kunwari, si Ezzy, napagalitan, oh, ganun talaga mga bata, oh, tanggapin natin si Ezzy, and then, ay, ganun pala yun. So, kanina, ganyan ka na, ay, pag-aasa pala. Amen? Amen. Stephen, umayos ka dyan. Ito mo nag-usapan natin, oh, lift up my head. O yan, oh, ganun siya kanina, ganyan siya, kung sa pool siguro. Eh, lahat naman tayo sa pool, amen? Amen. So, pag nabanggit ng Diyos ngayon, ah, may pag-aasa pala ako sa Panginoon. So, napapaganyan ka, di ba? Yung sinasabi dito, very basic, pero ang significance nun, tsaka ang ibig sabihin nun, yung hindi ka ganyan, parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Angat ka din, tingin ka sa tao, okay, nagkasala ako ngayon, babangon ako, gagawin ko na yung tama. Ano ba masabi nyo? Huwag nyo ganunin ha. Ibig sabihin, di ba may pag-asa pa? At ang Diyos na nag-ano sa'yo, katulad ni David, yung again, balik tayo sa David, anong ginawa sa kanya? Pahiya siya kay Nathan eh. Pamilya, nagkwento pa si Nathan, bang may ina, siya pala yun. Pahiyang-pahiya siya nun eh. Anong ginawa niya? Nagsisi, sabi nun, thou shalt not die. Hindi ka mamamatay. Yun nga, may sumpa lang sa ano mo. Pero at least, hindi siya katulad ni Saul na dininay yung kingdom sa kanya. Di ba? Naalala niyo yun? Si Saul, dininay siya eh. Yun, kaya number three, the Lord can lift you up. Yun lang yun. Nagkasala ka, may problema ka. Sino tutulong sa'yo? Sino nagbigas... Ngayon, nalugi ka sa business. And sino nagdati nagbigay sa'yo ng lakas, wisdom, puhunan, kung sino man yan, pag-asa. Ang Diyos din, di ba? E nalugi dito. Basta palagay mo, saan ka ulit kukuha? Manloloko ka ulit. Huwag kang ganun. Sa Diyos ka umasa kasi. Para siya rin ang mga kaya niya yan. Kaya yung title natin, The Incredible Sustaining Power of God Despite Our Many Troubles. Kaya niya yan. Hindi, wala na pag-asa to. Meron pa yan. Sa Diyos ka lumapit, hindi yung usan-saan. Amen? Number one, realize that many troubles we have are self-inflicted. So, aminin mo yun. Malang pa, at least alam mo saan mag-umpisa. Then, troubles can pile up. Paghandaan mo, dadami pa yan. So, kaya ginawa ni David, naalala ko tuloy. Ang ginawa ni David, nag-retreat muna siya. Hindi siya na magsago pa kasi hindi niya alam kung gano'n nakarami yung kakampi kay Absalom eh. Kaya siya na lang yung tumakas. Bukod sa yung mali niya rin dito kasi, anak niya nga yun, ang hirap i-deal nun, di ba? Kaya awang-awa siya dyan, ayun yung patayin, ipinatay ni Joab. Pero still, magaling pa rin siya. Nag-retreat muna siya. Okay, o sige, bahala muna kayo dyan. So, ibig sabihin, ang iniisip niya doon, obviously, meron pang ibang araw para ako ay ma-restore. Or ganun din tayo spiritually, amen? Pag kayo may failure, ay, bagsak ako sa exam, o Bible quiz, mambihira. Over 50, ano lang ako. 5. Mga ganun. Eh, sinabi pa rin, pastor, kasalanan rin, pastor, sinabi nyo pa eh. Kasi may Bible business pa rin, napaya tuloy ako. Huwag mo sisihin nyo iba. Kaya tayo nag-aaral eh. Ang matuto. And then, bumangon ka ngayon, di ba? Sa kayo mga bata, naintindihan mo natin yan, natin napaya. Pero, kaya mo naman, babangon ka, ano gagawin ni David, nagpalakas lang siya eh. Yung mga after na, pag binasa niyo yun, tinulungan niya pa nga yung Achish ba yun o yung basta may tinulungan sila dun eh. Ano na nga sila? Cast away na nga, tinulungan pa nila. Nagtanong muna sila, tutulungan ko ba to? Tinulungan nila, natuwa sa kanya. Yung iba doon sumama sa kanila eh. I believe. Pero umalis din sila doon kasi tinanong yung Diyos. Betray din sila noon. But anyway, the Lord can lift you up. Okay, so hindi ko na isa-isain sa Bible yung madalas sinasabi dyan, yung ililift up ka ng Diyos, kahit pahiyang-pahiya ako ngayon, later, pag talaga ang Diyos na nagtaas sa'yo, yun ang hantayin mo, yun ang hanapin mo. Kung paano ka ngayon, katutuwa ng Diyos. Para hindi na ikaw yung pahiya, ikaw na yung
Na, Stephen, dati pahiya, pero nagbago, nag-mature doon. Ganda no, galing ni David to rin, Stephen. Lalo kang hangaan. Amen? Amen. Totoo po yan. Huwag kang mahiya, eh. Doon kayong yung journey mo, pag-ayusin mo. Yung iba dyan, kahit mang asal sila, eh, hindi na nila kayo. Mahirap kasi yung bumangon po eh. Alam niyo ba yun? Eh, pero pag tinulungan ng Diyos, aha nga pa sa'yo yun. Eh, kaya mo pala yun. Kaya ko din yan. Amen? Amen. Eh, gusto kong kwento sa'yo, pero huwag na. Pero ano yan? Madalas yung ganyang tema. Kasi totoo yun. Bumangon ka, hindi yung manatili ka na lang dyan. Kaya the Lord can lift you up. Sabi dyan, thou shield my glory in the lifted up of my head. Kaya niya yan. And then sabi sa verse 5, laktawa natin yung iba, sabi dyan, dito kayo na yung title natin eh. May basa niya nga, ready, go! Antok na iba eh. Pakibasa. Ready, go. I lay me down and slept. I awake for the Lord sustained me. Pag ikaw pagod ka na, gusto matulog na lang, itulog mo na lang eh. Imagine nyo sila, army sila, siyempre, tumaka sila. Nakakapagod yun. Tapos, inaalala mo pa yung mga maling ginawa mo, yung failure mo, so, yung kalaban mo, hinahanap ka pa later, hahuntingin sila yan eh. Gusto mo na lang matulog. Eh kung may mga tama-tama ka na, di mo alam bukas, buhay pa kaya ako bukas? Sino nakaisip nun? Sa dami mong problema, buhay pa, may kakainin ba ako bukas? Lalo yung mga nasa gera, pag may nag-gera yung lugar nyo, buhay pa ba tayo bukas? Kaya hanga ako dun sa iba, pag may gera pala, hindi ako mamatay, lalaban ako, may gera pala eh. Mamatay ka rin pag tumakbo ka, mamatay ka na lumalaban. Amen? Ganun din tayo, Kristiyano, boy Kristiyano. Anong gagawin mo? Ganyan nga na lang. Napaya ako forever. Sabi niya dito, uy, buhay pa ako. Di na, nakatulog na siya. Pag-gising niya, buhay pa ako. Ayan title natin. Buhay ka pa? Bakit daw, for the Lord sustain me? Ibig sabihin ng Diyos ang nag-ano sa kanya, nag-sustain. Ibig sabihin, minsan alam niyo po yung gutom, di ba? Parang alam, mamatay ka na, yung mga spoiled. Mamatay na ako sa gutom. Kahit tubig ka lang pala, mabuhay ka pa ng 40 days, alam niyo ba yun? Huwag niyo subukan kung meron kayong pagkain. Pero ibig sabihin, huwag kang asa, mamatay na ako. Lalo kang mawawalan. Kaya, minsan nakakita ako ng mga ginagataba, ang sipag naman ito. Eh, minsan kasi natututo rin sa buhay, kung di ako magtataba, di lalo ako magutom, patay lalo. Hindi yung subukan mo magtaba ako ngayon. Ay, pwede pala yun. Pansinin nyo yung mga business na, ano, ang ganda ng mga documentary minsan sa ano, ganun sila, nagbabago sila ng business according kung ano yung kaya nila at uso. Unari, yung ibang business, may sinubukan sa utak nila, kala nila mag-succeed to. Bandang uli, hindi. Ito yung nagsasucceed. So, dito tayo mag-focus sa talagang gusto ng tao. Bandang huli, ayun. Eh kung nagtamad-tamad ka, ano mangyayari sa'yo? Kaya habang nabubuhay ka, may pag-asa. Amen? Lalo ang Panginoon, especially ang Panginoon na nag-sustain sa inyo. Amen. Nakaka-relate ba kayo? Yung mga bata pa, wala, pastor, eh ako, gigising lang ako sa umaga, eh, pagkain eh. Minsan, i-advance mo yung sarili mo. Tingnan mo yung mga magulang. Minsan, may kukwento yan eh, di ba? Kukwento yung nanay, tatay mo. Alam sa Panginoon, kala ko, patay na. Parang yung woman of Saripat ba yun? Alam niyo, kay Elijah. Ito na lang ang last namin. Kakain kami, magluluto, tapos mamamatay na kami. Yung sabi niya. Isabi pa ni Elijah, ako muna. Tindi naman ni Elijah, no? Pero kasi lingkod siya ng Diyos, alam niya eh. Nandito tayo mababayaan ng Diyos. Kasi kung alam niya yung kwento, pinapunta nga siya doon para masustain siya eh. Kasi famine, di ba? Oh, nagtiwala naman yung tao. Yung problema sa iba, hindi nagtitiwala. Alam, mamatay ka sa gutom. Eh, ang ginawa ng Diyos, hindi na ubos. Alam niyo yung kwento niyan? So, ganun din tayo. Tumulog ako,
Nabuhay ako, buhay pa ako. Buhay ka pa? Ano mo ulit to? Ayan o, ayan ang ano, picture. Buhay pa kasi, kasi sa boxing kasi, kung exhausted ka na, dapat alam mo yung kalaban mo, ganun din. Ganun yan sa boxing eh. Natamaan niya ako, natamaan ko rin siya. Kaya basketball, ganun yan. Paano yan? Palakasan yan. Kaya nga sa Tagalog, ang sports, palakasan eh. Ganun lang yan eh. Eh sa buhay natin, palakasan din. Sa Diyos tayong palakas. Amen? Yes. Hindi yung... Ganun talaga. May mga time na mahirap. Last. Ano gagawin natin? Dapat natin verse ah. Pero isa lang po yung sinasabi dito. Ito muna tayo sa verse 4. Sabi, I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. Paano nakarating sa Diyos yung kanyang bibig, boses? Nasa bang Diyos? Nasa langit. Kaso spiritually, kung anak ka ng Diyos, makikinig ka rin ng Diyos. Depende rin sa kanya kung sasagot siya. Pero, tumawag ka. Amen? Amen. Lord, sana makapasa ako. Mag-aral ka. Kaya mga bagay hindi mo kaya talaga. Amen? Katulad nung, yun nga, yung nagbaha dito. Sabi ko, Lord, hindi mo alam pag gumuulan ng gano'n sini. Lalo tayong mga taga rito. Kahit po yung mga friend ko sa ano, hindi ko nalang sinagot. Pero dyan, oh, yung mga nasinsolvi tayo sa kabila, di ba? Puro ganun yung panalangin sa Facebook pa yun. No? Pray ka na lang. Kasi talagang alam nila yun eh. Yung ulan, di mo alam kailan totoo. Kailan titigil eh. Saan pa nang gagaling yung tubig na yan? No? Sa Diyos din, alam niya yan eh. Kaya iba ngayon, nagsasabi parang ano ata to, weapon of ano to. Birang matagal ng ganyan yan eh. Kaya ibang yung ibang marunong alam yung alam nila kung saan ang source ba't magbabaha. Yung matagal na yung ulan na yan ah. Ba't nagbabaha ngayon? Ang titindi pa, ang tataas. Pag inalam mo yung source niya, bakit? Kasalanan ng tao, either basura or yung mga ilog kasi ginagawa, pinapaganda, maganda na yung paganda. Kasi pinapakitid. Simple lang yan eh, kung ganyan yung ilog ngayon, malamang ganyan niya kasi may dumaloy dyan na marami. Diba? Huwag mong nga palitin. Dapat, palakihin mo pa nga dapat eh. Palalimin. Yan, gano'n. Palalimin, palakihin. Huwag mong eh. Ano kasi gano'n, ang bilis ng ano eh. Tubig. Yan eh, balik tayo doon ikaw. Andun ka na, diba? Itong mga ito. Kaya nga lumigas na dito. Salamat. Sabi ko, in-offer ko na to kasi nga, mambira. Alam, may bata sila. Eh kung andun ka, yung iba doon, andun lang sa kanto. Naghihintay na ako, kawawa itong mga ano. Isa parang ganun ka ba sa Panginoon sa problema? Wala ka ng pera, nagkasakit ka pa. No, maganda minsan sa problema, nagkakaisa yung pamilya, di ba? Yan maganda, pero sana talagang ganun. Hindi mag-iiwanan pa kayo, di ba? Nagkasakit yung isa, wala kang kwenta, iwanan na kita. Kawawa naman yun. Eh, pag ikaw nagkasakit. Kaya last natin dito, tumawag ka na sa Diyos. Pwede ba yun? Amen. Yung problema sa iba, nagmamatigas pa. Alam mo na, nung dumating na yung problema dahil sa kapabayaan mo rin. Alam mo na, nabasa mo sa Bible sana. Naminsan may mga ganun talaga. Alam niyo yung Book of Job? Ayun, yun talaga yung pinaka-example doon. Well, yun, wala siyang kasalanan. Pero dito may kasalanan si David eh. So, alamin mo na dapat ang Diyos makapagtaas sa'yo, makakaligtas sa'yo. And then, tumawag ka na. Hindi yung, bahala ka na, Lord. Diba? Parang yung bumabahanap. Mag-pray ka naman kasi hindi i-assume mo na na, wala lang to. Lilipas din to. Katulad ng iba. Eh, ngayon, pataas ng pataas. Pataas ng pataas. So, tumawag ka. At may mga point ako dito. Sabi dyan, accept the fact that you cannot do it without Him. Yun yun eh. Kaya ka nag-pray kasi alam mo wala ka na magagawa. Kung may magagawa ka pa, ikaw na yung gagawa. Diba? Kasi may mga bagay na wala ka na magawa. So tumawag ka na sa Kanya. Ngayon sabi dyan, out of this holy hill, dapat maintindihan mo ng Diyos ang banal. Ay banal. Amen? At ikaw, kinokontas po dito na ikaw nasa ilalim, nasa lupa, siya nasa langit. Importante po yan kasi pagtatawag ka, Lord, bahala ka na dyan, ha? Ang tawag na iba, bro.
Lungo-lungo to mo, kaya hindi na maligtas yung iba. Baka may Diyos, baka wala, di ba? Pag soul winning tayo, maaaring yung piano, maaaring ano. Ha? Kung alam mo, sinano ka ng soul winning, lahat tayo sa impyerno. Nako, kaya ba iligtas sa sarili mo? Di ba, mabibiro pa dyan eh. Kasi nataniman na sila ng ganun eh. Ginagawa ng kalokohan yung... So dapat magpakumbaba ka na, tumawag ka na, kailangan mo ng tulong. Kasi sabi din dyan, 7 to 8. Ay, hindi ko nabanggit ito kanina, no? Balikan natin ito 6. Ha? Doon sa troubles can pile up, diba? Sabi dyan, gano'ng karami, anong gagawin pag ganyang karami yung kalaban mo, kinalibutan ka, yung mga napanood natin, kunwari lang yun, diba si Thor, dami niyang kalaban, no? Hinataw yung ano, pff, patay. Kaya mo ba yun? Kaya sa Diyos tayo dumidepende. Ngayon, 7 to 8, sabi dyan, oh, arise, O Lord, save me! Yan ang sasabihin natin sa Panginoon. Amen? Pakumbaba ka, di mo kaya, Lord, iligtas mo, kung di ko kaya to. For thou hast smitten all thine enemies. Alam mo dapat na kaya ng Diyos yan. Kasi nakita mo nang ginawa niya dati yun. Isasabi ni David dito, tas yung kahit yung kay Asa, kay Hezekiah, alam niyo yun eh. Kinuwento na sa Bible yun, nakita na lang history, di ba? Ganyan din sa bagyo. Hihinto rin to. May panahon na lumiko yung bagyo dahil ang dami na nalangin. Pwede yun. Ganun din daw yun sa war of sa Russia daw. Ganun daw yun eh. Kala ni Hitler, kaya-kaya natin to. Nag-pray lang daw yung mga taga-Russia. Eh, bumagyo ng yelo. Anong gagawin ng matapang na army? Wala, patay sila. Ang daming bagay na ang Diyos lang makagawa. Amen? Tandaan nyo yan. Tiwala ka sa Diyos. Eh, basta may pinag-pray ako, may cancer na, hindi naman binuhay ng Diyos eh. Still, parang ano yan, si yung friend si Daniel. Anong gusto ng Diyos? Ganun lang. Hindi yung papangunahan mo yung Diyos. I claim, bukas gagaling na ako. Ano ka, pinangunahan mo ang Diyos. So, tawag ka lang, magtiwala, tumawag. Sabi dyan, oh. Nga, alam na nakita na, smitten all the enemies upon the cheekbone. Talagang, ano na pa, in-example niya pa yung ano eh, no? Graphic pa yung ano eh. Kasi nakita ko, Lord, yung ano eh, inagtanggol mo to, talagang malalakas to dati. Ngayon, parang tinalo mo. So, maraming ganyan sa history. Yung, balik-balikan nyo, totoo ba yung sinasabi ni Pastor, meron daw yung sinatawag yun ng Spanish Armada, alam nyo ba yun? Yun yung pinakamagaling na ship daw dati, yung fleet nila, magaling sila sa dagat. Wala tumatalo sa kanila. Pero natalo din. So ano pa, ganun yan eh. So pag ang Diyos ang ginusto ng Diyos. So again, maraming tayo kwento dyan kay Hezekiah. Magagawa ng Diyos yan. Amen? Amen. Ganun lang, lagi alalahanin nyo. Kaya nga ngayon, kung di ko, basta wala mo alam pa eh. Mga ngayon ka mag-observe. Yan, mga kwento, hindi lang kwentong walang kwenta. Yung mga testimony, marami yan sa church. Kung paano sila pinagpala ng Diyos, binangon, binigyan ng wisdom. Kung alam mo na yon, ikaw din, saan ka tatawag? Ay, wala na, forever na kaming ganito. Wala kang tiwala sa Diyos pag ganun. Amen? Amen. Magtanong ka rin, mag-observe. Kahit yung mga kwento ng iba, inaano naman, si Bill Gates, ano yan eh. Mali yung kwento dyan na pinapakalakesyo. Ako, wala akong, hindi ako graduate, pero anak ng bilyonaryo yun eh. Apo niya, lolo niya, bilyonaryo. Nanay niya, taga-IBM. So, pero may mga totoong kwento, yun ang observe mo. Mga talaga nagtiwala sa Diyos, pinagpala. Nakita mo sa kanya yung ginawa ng Diyos, umasa ka rin sa Diyos. Magtiwala ka rin sa Diyos. Amen? Amen. And then last, ayun na pala yung last. So another point, sabi niya, salvation belongeth unto the Lord. Bakit ka magtitiwala sa kanya? Kasi sa kanya ang kaligtasan. So both yan ha, pag hindi ka paligtas, kaluluwa, salvation, ganun yan, manampalataya ka, tumawag, ligtas ka na. Ganun din sa ibang bagay, after na ligtas ka na, may problema ka naman, iba namang problema to. Kanino ka tatawag ngayon? Sa Bombay. Kanino?
Yan yung madalas eh, sa Mumbai, sa bangko. Sa Diyos ka tatawag una. Ngayon, pag may pinagawa sa'yo, sabi ng Diyos sa'yo, mag-sumakeup ka kasi, makinig ka rin. Kasi doon niya ginagamit, for example, yung doon niya china-channel. Bibigyan ka ng wisdom, sumunod ka naman. Alam nga naman gusto mo, magic. Lord, kailangan ko ng ganyan. Nasa na, Lord? Kaya ka naman, ano, genie ata gusto mo eh. So, salvation belongs to the Lord. Sa kanya ka umanap ng kaligtasan sa lahat ng bagay. Thy blessing is upon thy people. Nakita niyo yan? So, another point yon. Hindi sa lahat. Yeah? Sino yung pinagpapala niya? Eh, pasto, yung mga loko-loko, hindi pagpapala yun. Misang trap yun, yung kayamanan. Mas nakakawa yung mga mayaman na si Raulo, tapos yung mayaman, parang kinukulong na sila ng Diyos doon kasi loko-loko kayo, ha? Sige. Hindi makakakuha ng maayos na church yan. Ng council na maayos na kailangan nila. Lalo silang mahihirapan. So, balik tayo sa unto thy people, eh. Malinaw po yun sa church yan. Kung makakaasa tayo ng blessing ng Diyos talaga, malinaw yan yung mga anak niya. Hindi kung kani-kanino lang. Ako, asang-asa ko sa ABN ngayon, pati ano, pati channel, ano yung mga prayer-prayer na rin, eh, puro ka, ano eh. Bandang uli, mga bakla na naman yung inaano. So, kaplastikan po yan, ipokusi, lalong nagiging tiso dyan sa mga tao. Kaya yan ay nilalabanan natin. Una tayo misa personal, ha. Kasi magiging plastic din tayo pag personally, hindi lang tayo maayos. E pag nalabanan natin yan, at least nakapanalo tayo, labanan nila sa iba. Warning nga natin yung iba. Kung nga sabihin, pare-pareho religion. Ay mo lang ano yun mga yan. Salvation belong to Lord, thy blame, upon thy people. Hindi sa lahat. Amen? Amen. Okay, okay, papayag na lahat tayo, Kristiyano, lahat tayo. Sana nga, sana. So let us trust the Lord even in difficult times. Amen. Call upon Him for salvation. Tumawag tayo sa Panginoon. Amen? Tumawag. Mag-pray. Mag-plano. And then, sumunod na. Pag may plano ka na, work your plan. Anong plano nyo ngayon? But alam ko, matigas na lang. Ano talaga ako sa games eh. Ang kontrolado mo yung walang problema, pero pag yan ang nagpapapuyat sa'yo, bandang uli, hindi ka na makapag-church. Makapag-church ka mo, inaato ka na. Basta sigaw na nasigaw. Basta nag-iisip kung paano mapa-intindi sa'yo yung bagay na minsan, simple lang. Kasi nga wala, napagod ka na sa walang kakwenta-kwentang bagay. So ngayon, anong plano mo ngayon? Darating nga, mga bata, basta ako, wala akong problema eh. Tingnan mo yung nanay, tatay mo. Tanungin mo. Wala ba tayong problema? Sinasalo lang nila sa ngayon. Kaya kala mo, wala kang problema. Pag nagsandili ka na, nagmamadali ka, nag-asawa ka agad, dun, magpapile up, ay, ganun pala yung ginagawa sa magulang ko, hindi pala madali. Ganun din spiritual eh. Ah, marunong na ako. Alis na akong church. Relax-relax na lang ako Sabado, Linggo. Wala akong problema. Hindi mo alam. Sinasalo ko pala ng pastor mo sa panalangin. Sa ginagwadyang ka pala. Parang hindi ka pariwala. Parang yung ano nga, yung ship. Alam yung meme na ship. Sabi nung ship, gusto ko makawala dito. Eh, dito pala may mga wolves. Kala mo, nirestriktuhan ka lang. Yung pala, pinoprotektahan ka pala. Ano, buhay ka pa? Amen. Parang di kaya yata makarelate dito eh. No? So, wala nga problema eh. Baka hindi mo lang alam kasi hindi ka nag-observe. Yan ang sarap ng victory niya, di ba? Pag gulpi ka na, pero panalo! Kasi nagtiwala sa Panginoon. Eh, yung mga nag-quit, wala na. Sa boxing, ganyan, parang gusto mo na quit. Pag nasunto ka ng isa, dalawa, tatlo, ano? Ayoko na, ayoko na. Sabihin sa'yo ng posyo, no? Wala ka pala eh. Kristiyano ka na, nasigawan lang isang beses, napagalitan lang, ayoko na mag-church.
Ang dami mo mamimiss. Amen? Amen. Amen. Sige, so tiwala tayo sa Panginoon. Sige, nabasahin yung ibang marami sa Bible kasi yung ate. Tiwala sa Panginoon, siya yung magliligtas, magbigay ng blessing, protection. Pero hindi na. Saka na lang. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na na-encourage sa bawat na-challenge. Especially, Panginoon, hindi pa man dumarating sa iba. Ang problema, yung type na talagang bubugan, Panginoon, ihanda yung sarili namin, maging matalino kami, at ihanda yung sarili, magpakatalino na, palakas. Dahil ang malakas, hindi masyadong tinatablan ng problema, alam ang dapat gawin, paano nasalagin yan, didil ang problema. Doon naman sa mga talagang binubugbog ng problema, Panginoon, makita namin si David dito, Panginoon, nawa ay follow namin, ang kanyang halimbawa din, nagtiwala sa inyo, Panginoon, in-admit niya, nakasalanan niya rin, at hindi siya natakot, Panginoon, pero may time na mag-retreat, bandang huli, magtitiwala kami sa inyo, alam namin na kaya niyo kaming isalba, sa inyo ang kaligtasan, so sa inyo kami lalapit at tawag. Ilang po, Lord, again, alalaan niyo po kami mga nagdadaan ng Panginoon. At dito sa church, Panginoon, kailangan namin, Panginoon, kayo mag-provide, gamitin niyo kami, bigyan ng wisdom. May masipag din ang bawat isa, mali ng salita, Panginoon, mali ng iyong katotohanan, at ang iyong gawain, and therefore, we will work our plan. Magkaplano kami para kami maging blessing din sa bawat isa, sa church, sa pamilya namin, sa society, especially sa inyo, Panginoon. Now, po, Lord, mas masalitang kakainin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.